Tatawid na tayo dito sa ating tawiran. Magandang umaga mga kasaka. Bago tayo mag-umpisa, gusto ko lang i-special mention si Sir Jeronimo 1591 sa kanak sa kanyang napagandang comment. Sir, eto na po. At nagpapasalamat din ako sa group na Usapang Peste sa Palay, public group na nagbigay ng mga suggestion kung paano ko susugpuin ito, kung anong sakit ito, kung ito ba ay bacterial leaf blight o yung kinakatakot kong tungro. Nagbigay rin sila ng mga suggestion kung anong i-apply. Nag-apply na din ako ng Tango systemic fungicide at sinabayan ko ng cypermethrin. Ito yung mga litrato na nakunan ko sa talayan ni Mangusting. Isa sa mga binabantayan kong palayan. Itong palayan na to, palagi kasing babad sa tubig. Ang dahilan nun ay pag pinaigahan natin ng tubig, pag wala siyang tubig, grabe ang pinsala ng mga daga. Uy, ayos. Ang ganda. Masyadong madaming dilaw dito. Ano nga tatoy?
dito ang damage mga kasaka, halos isang diretsyo. Ayan. Kapag bibisita ka dyan, nakakapaghina ng loob. Ang maganda lang, dun sa iba, siguro tutubo pa rin yan. Sa puntong to ay mamimili ka talaga kung anong mangyayari sa palay mo. Nakasurvive na siya sa kuhol. Ngayon, kung papaigahan mo, mga daga naman ang mamumutol. Mamimili ka kung gusto mong magsuwi ang palay mo. Mabilis magsuwi, pero puputulin ng mga daga. Tapos, pag may tubig, hindi ganong dadagain, pero hindi ganong magsusuhi ang mga ano, medyo matatagalan. Di dito na lang tayo sa may tubig, medyo matatagalan, pero buhay ang palay. Ayun lang, nagkakaroon na siya ng paninilaw ng ibang mga dahon.